tilos ng puwit mo, Ping. Ang tilos. Ang dami kung pwedeng makita, yung puwit mo pa nakita ko. Ang tilos eh. Ang dami mong napasin. Pag ano, no? Di ba yung puwit dapat dalawang mabilog? Yung sa'yo hindi, patusok. Hindi mo pa ito? Lagyan mo na ng ano to rin, bakal. Magpapayaram yan. Lagyan mo na ng bakal to. Para dalawang bubus. Dalawang butas na ano, hollow blocks. Magputol ka lang dyan. Bale, nagawa na natin yung mga bakal ng poste. So, nalagyan na natin yun ng paapak o parilya. Tapos nabuhusan na rin natin. So, bale, papakita ko yung parilya kung anong itsura. Bali, ganito yung itsura ng parilya o paapak. Yung kudrado sa ilalim nung bakal na posting na ginawa natin, yun yung parilya. Tapos linagyan ng graba yun. Lagyan nyo ng graba yun para matibay pagka binuhusan. So, bali, ganyan ang itsura niyan. Bali, pagkatapos, nailibil na rin yung poste. Bali, ganyan ang itsura, mga kabayan. Bali, sa video na to, mga kabayan, naumpisahan ng maasinta ng dalawang hollow blocks to. So sa ilalim nito is may paapak na ginawa lang, is linagyan lang ng isang 12mm na bakal pahalang yan. Tapos binubuhusan natin ng semento dahil tipid lang ito. So ganyan lang ang ginawa, linagyan na lang ng isang 12mm na bakal. Tapos nakatali siya sa dulong poste. So, disclaimer lang mga kabayan, yung iba kasi dito ginagawa is linalagyan pa ng beam para mas matibay. So, ito kasi ay budget lang na ano. Yung tamang budget lang ba, pero matibay na rin. Eh, nung unang panahon nga is wala mang ganito, is nirerekta na yung ano, hollow blocks. Naalala ko pa nga sa mga baryo-baryo is wala pang bakal nun. So, yung halos yung ano lang ng kawayan ang linalagay nila. Tapos wala ring poste. So ginagawa lang nun, nung walang postes. Bali parang interlock ba yung tawag doon. So parang ganun lang mga kabayan. Maruli mga kabayan, hindi tayo professional na architect o engineer dito. So ito ay base lamang sa mga experience na mga kapanauna na may ginawa tayong mga bahay at napagtugma-tugma natin kung anong kakayahan natin. Huwag kayong matakot kumawa ng sarili nyong bahay mga kabayan. So mas makakatipid kayo at saka maiiwasan kayong ma-scam ng mga contractor ninyo. Hanggat may YouTube, kayang-kaya nyo rin gumawa ng ganito. Siyempre, nandyan din si paring magtanong. So tanong lang ng tanong at hanggat kaya nyong magtanong. Bago nga pala kayo mag-umpis ng gumawa ng bahay mga kabayan eh, kailangan is nakaplano na, ginuhit nyo na kung anong gaano kalayo yung mga poste o mga ilang kwarto ang pwede nyong ilagay, kung saang lugar, yung banyo, dapat nakaplano. So make sure lang na may linagay na kayong tansi dito na naka-level na agad bago nyo start yung ano, yung asinta. Syempre bago kayo mag-asinta ng mga hollow blocks, syempre siguraduhin nyo lang na level na. So dito is naglagay kami ng tansi dulo-dulo at nilevel na namin ng gamit ang level hose.
Ayan, dulo-dulo. Oo, oh, ayos. Sige, sige. Ako magpapagawa ng ano niya. Huwag nyo nga palang kalimutang lagyan ng ano, mga bakal na nakatayo. So, maglagay na lang kayo ng pagitan. Depende dun sa haba ng asinta nyo. Tapos, every 3 layer ng hollow blocks, maglagay din kayo ng horizontal, pa-horizontal na bakal. So, yung 10mm pwede na yun. So pagka taas na natin yung ano natin kasi bubuksan naman natin yung mga poste. Yan ang susunod na i-video natin. Bali, abangan nyo lang mga kabayan yung susunod na video natin hanggang sa matapos.